Yo, mga kadiskarte. Kung nandito tayo sa baboyan ni Province Life TV, may nakita tayo sa isa sa pinapakain niya, no? Yung tinatawag natin na Madre de Agua. So marami pala siyang Madre de Agua dito. At the same time, yung Madre de Agua na yan ay natanim na rin natin yan siya mga 2 taon ang nakaraan. So ipapakita lang namin sa inyo, no, mga kadiskarte, kung anong itsura ng Madre de Agua na sinasabi ni Province Life TV. Yan. Tingnan nyo, mga kadiskarte, talagang napaka-excited na ng mga aboy sa Madre de Agua. At isa pa, no, mga kadiskarte, magpapakain kayo ng Madre de Agua, halimbawa kung puputulin niya yung steam, huwag nyo itapon. Itanim nyo directly, kasi yun na nga, no, sa kanyang mga steam, yan, lumalabas na yung ugat. So, madali lang mapatubo ang ating alagang Madre de Agua. Oo nga pala, no, mga ka-Province Life. Matanong ko lang kung saan mo nakuha yung ating tanim na Madre de Agua. Kasi, yun nga, ang Madre de Agua, sikat na sikat ito online. Dumating dito yan sa Pilipinas, alayan siya ng Department of Agriculture natin. Napakaswerte ngayon ni Province Life, nakakuha siya ng similya or tanim ng Madre de Agua. Tanungin natin ngayon kung saan niya nakuha yung kanyang tanim na Madre de Agua. Na-order natin yan online, kadiskarte, at nagpapasalamat tayo dahil yun nga, after 1 year at yan na nga, nakita mo naman na malago na, napaganda na. Napaganda talaga yung Madre de Agua para sa ating mga alagang hati. Kasi lingit sa kalaman, no, mga ka-Province Life, mga kadiskarte, na almost 2 years na yung ating tanim na Madre de Agua. O, yun nga, yung Madre de Agua, so, kung gusto nyo na maghanap ng Madre de Agua na tanim, meron po tayo doon sa ating bahay. So, pwede tayong umingi doon, kadiskarte? Pwede. So, okay. Anytime na pupunta ka doon, yung mga naisimilya ko na Madre de Agua, ibigay ko lang na libre sa iyo. Okay. Pwede rin tayong umorder sa kanya kung gusto niyo lang online. Makaka-order tayo kay kadiskarte. Yun nga, ang style sa pag-aalaga sa baboy ni Province Life TV ay 2, semi-organic kasi pinapakain niya ng mulberry at saka Madre de Agua. So yun na nga, nakikita natin kung gaano kataba ang kanyang mga alagang baboy. So, yun lang, mga kadiskarte. Hello, mga kadiskarte. Welcome sa ating area ngayon, sa kung saan natin tinatanim ang ating mga Madre de Agua na pinaparami pa natin lalo. Ano po? So ito yung mga pinagkukunan natin. Ito yung mga similya na ating itinanim na bago ngayon. Kasi yun nga yung mga nakaraan, maraming nag-order sa atin. So itutur ko lang kayo ng sandali kung saan ipapakita ko sa iyo, sa inyo yung mga bagong similya natin ng Madre de Agua at yung itinanim na natin sa ating area. So yung nakikita nyo sa likuran ko ngayon, yun yung mga bakanting area pa na pwede nating pagtaniman ng Madre de Agua. Ayan. So, mga ilang araw yung area na yan na masukal, lilinisan po natin yan
dahil dyan po natin ilalagay yung ating mga napat na mga Madrid de Agua pa, no? Lalo papaparamihin pa natin sila lalo. So ipapakita ko sa inyo yung bagong naitanim natin, aside sa yung naitanim na natin ay dalawang taon na na nating inalagaan, no, mga kadiskarte. So come on. At ito yun ang isa sa 2 years old ko na Madrid de Agua, no, mga kadiskarte. Kung makikita nyo ang taas niya na ngayon, ayan. So umaabot na siya ng mga mahigit 12 feet ang taas niya. So ito yung kinukunan ko ng similya, na yung mga stem niya kasi may ugat na yan, kinukuha ko. At ito ngayon yung mga kasunod niya na mga tanim ko na mga Madrid de Agua. So ang yayabong na nila ngayon, ang green na ng dahon. So ready na ito ipamigay kung sino man ang gustong humingi dito sa kapitbahay. Pero ang iba binabenta ko. Yan po. At ito naman yung bagong pruning na kinunan bago kong kinunan ng stem, dahil yung stem niya ay ginawa kong punla na benenta kong kamakailan lamang sa aking kaibigan na gustong bumili sa akin. So isa lang yan ng mga kadiskarte sa mga tanim ko. Ito na ngayon ng mga kadiskarte ang bagong tanim natin na Madrid de Agua. Mga dalawang linggo na ito nating itinanim. So ngayon meron na siyang dahon. At meron tayong bagong itinanim dito, yung katabi niya. Ayan, tinanim natin yan dyan. So, tinaimingan lang natin na umulan kasi para naman madali siyang tutubo at matubig yung kanyang lupa. So, mga ilang buwan lang ito, no, mga kadiskarte, yayabong na ito sila. So, may tatlong puno tayo dito na itinanim na bago. Nandito po yung ating mga bagong similya na mga kadiskarte. So, ililipat na natin ito sa area, yung iba, kasi nagkaroon na sila ng dahon. So, simple lang po ang pagpapatubo natin ito. Tinatanim lang natin sila sa tabi ng matubig na lupa na kung saan. Saan? Sa tabi lang po siya ng kanal. So, meron na tayong bagong binhi dito. Bagong tubo na stem na Madrid de Agua. So yung iba dito ay meron ng order sa atin. So i-deliver na lang natin ang iban dito kasi marami din ang nag-order sa atin sa aming lugar. Katulad nito, yung stem na yan na meron dahon, so ready to deliver na po yan para ready na rin nilang itanim sa kanilang mga bakanting area, no, ano po, mga kadiskarte. So yun nga ang isa sa teknik ko sa pagtanim ng mga kadiskarte. Kailangan na sa tabi lang siya ng may matubig o sa tabi lang siya ng kanal, kasi kailangan kasi nito ang Madrid de Agua medyo matubig-tubig para naman magiging madali lang po ang pagtubo niya. Kung sa bagay, makikita niyo naman sa Madrid de Agua, in every stem kasi may lumalabas siya na ugat. So yung ugat na yan, ready na yan siya na kakapit sa lupa. So magkabilaan po yung ugat niya doon sa kabila at magkabilaan po yung nasa baba at nasa taas yung ugat niya. Ganun po ang pagtanim ng Madrid de Agua. So marami pong salamat mga kadiskarte sa panibagong araw, sa panibagong vlog, sa panibagong pagsubaybay nyo sa araw na ito. Marami pong salamat at tinapos nyo hanggang sa dulo ang video ito, na sana may natutunan kayo ng kunting tip.
tip na ibinibigay natin sa inyo. So hoping mga kadiskarte, magsama-sama tayo muli sa susunod na mga araw, sa susunod na mga vlog, sa susunod na mga episode. Hiling ko, humingi sana ako sa inyo ng konting pabor na kung bago pa lang kayo sa aking channel, na sana paki-hit na rin ang subscribe at yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming video na ipinibigay at ina-upload namin at iniaalay namin sa inyo. So, yun lang po mga kadiskarte. At hoping sa susunod mga episode. Ito na lang. Maraming salamat sa inyo. Masasabi ko, God bless, take care, and we always love you. Bye-bye!